So ayun, magandang araw sa inyo lahat. So sa video na to, mag-unbox tayo na isang crypto hardware wallet galing sa CQX. So ayun, bago ang lahat, punta muna tayo sa kanilang official website. Okay, so itong official website ng CQX. Ayan, so dito sa kanilang website, makikita natin yung iba't ibang product nila, no, na maaari natin mabili sa kanila. Okay, so in this video, ang gagamitin natin dito is yung B20. Ayan, okay, so ito yung B20 hardware wallet nila. So i-unbox natin yan and tatry natin i-set up para sa inyo, okay? Ayan, so hindi lang ito yung product na i-unbox natin. Magkakaroon tayo ng part 2 and part 3 sa video na to, kung saan i-unbox din natin yung kanilang Exceed Plus at yung kanilang Exceed Pro, okay? So for now, focus tayo dito sa B20. Okay, so para sa mga gusto nga palang bumili ng product, no, so gamitin nyo lang yung aking coupon code, no, na Eraldo. Kapag in-apply nyo yung discount code, gamitin nyo yung ating coupon code na Eraldo. So i-type nyo lang yung Eraldo dito and then click apply, and yun, magkakaroon tayo ng malaking discount dito. Okay, so sa lahat ng product ni CQX, okay, gamitin nyo lang ang ating coupon code na Eraldo. Alright, so ngayon i-unbox na natin tong B20 product nila, no, na crypto hardware wallet. Okay, so basically dapat kapag bibili kayo ng product na to, make it sure na naka seal siya. Okay, so bukod sa balot na balot siya ng plastic, ayan, siguraduhin nyo na naka seal pa din siya. Okay, ayan, so check nyo mabuti yung package na bibili nyo. Okay, so buksan na natin siya. And so after natin matanggal yung plastic, siguraduhin nyo na nakaseal pa po ito. Ayan, makikita nyo naman dito na nakaseal talaga siya. Ayan, make it sure na nakaseal yung bibili nyo yung product. And yun nga, mas maganda na bibili kayo sa official website nila. Okay, huwag nyo kalimutan gamitin ang coupon code ni Eraldo or discount code. Okay, ayan, okay. So tingnan na natin kung anong laman nito. Kung ano bang kasama ng package na to, what to expect ba? Okay, what to expect kapag bubuksan na natin siya. Ayan, okay, so ito yung kanyang actual device, no, nung hardware wallet na B20. Napakaganda, oh, grabe. Ayan, okay, so napakaganda niya, makikita niyo naman. Okay, so ayun, nakasil nga pala siya dito, no, yung USB port niya, okay? Ayan, okay, so yun yung likod niya, medyo rubberized, no, medyo rubberized nung likod. Ayan, tapos to, parang aluminum ba to? Ayan, okay. So ito yung product. And so tingnan natin kung ano pang laman. Ayan, tanggalin na natin. Okay. Ayan, so meron siyang parang pouch. Okay, kung saan maaari natin ilagay itong device na to. Okay, so hindi lang yan, meron siyang, ayan, USB Type-C. Okay, so USB Type-C na siya. Okay. Ayan, yung pouch, USB Type-C. And yun. So dito, yun, yung kanyang passphrase hidden and hidden wallet. So yung guide, okay, nandito yung guide. Okay, and yan yung kanyang hardware wallet quick start guide. So susundin natin tong guide nila. Okay, ayan. And so nandito na lahat yung mga dapat nating malaman, no, tungkol sa B20 hardware wallet ng CQX. Nakasulat na dito. So yun, ang kagandahan dito, no, pwede siya sa cellphone, pwede rin siya sa computer. So yun yung advantage nung hardware wallet na to. Ayan, so dito isusulat nyo yung recovery phrase nyo or passphrase or seed phrase, okay, 24 words. So yun nga pala yung part 2 and part 3 ng ating video, mag-unbox tayo ng Exceed Plus and ng Exceed Pro, kung saan ito yung maaari natin gamitin para mailagay natin or dito natin i-back up yung mga seed phrase natin. So abangan nyo yung part 1 and part 2 ng video natin dito. Okay, so ayun, balik tayo dito sa ating topic. And okay, so check muna natin yung kanilang guide. Okay, ayan, introduction, each box contains, o laman daw dapat niya yung hardware wallet. Ayan, makikita natin dito yung kanilang guide, no, USB cable, so ito na yan, CQ black pouch, ito yan, 2 recovery sheets, so ito yan yung 2 recovery sheets, okay, so saan dito natin susulat yung ating recovery phrase, and yung ating quick start guide, so ito na yun yung gamit natin. Okay, so kompleto naman, wala namang kulang sa ating package. Okay, ayan, so ito nga pala another tip nila, no, make it sure na nakaseal daw talaga siya. Okay, kung makikita natin dito sa product na nakaseal talaga, no, hindi katulad dito sa sample nila. Parang kapag paid na siya or parang obvious naman, 'di ba? Parang kapag nabuksan na 'yung product, hindi mo na siya hindi mo na siya masasabi na legit talaga. So ito, legit na legit, kita niyo naman, 'no. Okay? Ayan, so dito meron tayong guide, 'no. How to connect to mobile device and how to connect to computer. Okay, so bago tayo pumunta diyan, so dito muna tayo sa device setup. Okay, so tiklop muna natin 'to. Ayan, susundin natin 'yung kanilang device setup. Okay, so number 1 is i-power on down natin siya. Up. So bago nga pala natin siya power on pala, ayan, so bago tayo pumunta dyan sa device setup, tanggalin muna natin tong kanilang seal, no. Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo, no, pag tinatanggal natin siya, ayan, may naiiwan siya na mark.
Okay, so kaya malalaman natin kung tampered ba siya o hindi. Ayan, so kapansin-pansin naman, 'di ba? Sira, nasira na. So, for example, may nabili kayong product na, uy, teka, ba't ganyan ang itsura, no? So, parang ano na, sira na. Okay, sira na yung seal niya. So, tampered na 'yon, no? Possible tampered na. Ayan, so ito na kanyang USB Type-C port. Okay, so 'yon, hold down natin yung power button, no, for at least 2 seconds para mag-power up. Ayun, no. Okay, so nag-power up na siya. Okay, so tanggalin na natin tong mga to muna. Tabi muna natin yan. Ayan, so ngayon, gumawa daw tayo ng sarili nating pin. Okay, so pwede tayong gumawa ng 4 pin lang or pwede tayong gumawa ng 8 digits. Okay, 4 to 8 digits yung pwede natin gawin. So, for example, gawa tayo ng 4 lang. No, 1, 2, 3, 4. Okay, so next. Ayan, confirm pin. Ayan, so kailangan natin confirm. So, kagandahan dito, nagsha-shuffle-shuffle yung number, no? Hindi siya sunod-sunod, kung papapansin nyo, di ba? Ayan, so i-confirm na natin yung pin natin. 1, 2, 3, 4. Okay, next. Ayan, so your device name, pangalanan natin siyang Heraldo. Okay, next. Ayan, so initializing your wallet. So, ano ba siya? Setting up for a new wallet or meron tayong existing. So, in our case, new wallet tayo. Okay, kasi bago lang siya. Ayan, so important notice, this device will generate 24 recovery words. Okay, so yun yung isusulat natin dito sa ating paper. Okay? So, continue. Ayan, so ipapakita na niya yung 24 words. Okay, yan yung seed phrase or recovery phrase. Okay, so isulat na natin siya lahat. And so after natin may sulat yung 24 recovery words or seed phrase dito sa recovery sheet, no? I-click lang natin, i-tap lang natin yung next. And so sabi dito, confirm recovery word number 1. Okay, so after natin may confirm yung 24 words or recovery words, no? Ayan, so ito na yung sunod na lumabas. Okay, so congratulations. Ayan, the device is now set up successfully. Ayan, click next to go to account. Okay, and portfolio. Okay, ayan. Ayan, so dito bibigyan tayo ng choices, no? Kung saan natin siya kukunek, kung iOS, Android, computer. Ayan, computer using Bluetooth or computer via USB. Okay, so marami tayong options, no, para magamit tong device na to. Okay, so according naman dito sa ating manual guide, then makikita natin na meron din tayong guide kung how to connect to computer and how to connect to mobile. Okay, so meron din silang application na sa App Store and Google Play, pwede natin i-download yung CQX Mobile. Okay, so sa in our case, computer na lang gagamitin natin, no, since ginagamit ko pang record yung ating mga cellphone. Okay? So, punta tayo sa computer via USB. Okay, so yun yung gagamitin natin. Ayan, so compatibility ay mga maaari natin gamitin. Browser, ayan, connect with USB. Unlock your CQX wallet with your PIN. Connect CQX wallet with your computer via or via USB. So, punta tayo dito. Right click, open with new tab. With one supported browser. Okay. Ayan, so choose your device daw. Ayan, punta muna tayo dito. I-connect natin pala yung ating device, no? And so dito nga pala sa device natin, no? Pag pinindot natin tong tatlong line, no? Which said parang menu. And so dito makikita natin yung Bluetooth, hidden, reset. Ayan, maglalock siya every 15 minutes. Pwede natin baguhin, pwede mag-rename. Yung PIN, yung seed, and yung about, no? Okay, so yun nga pala, no? Meron din tayong guide dito. Ayan, kung makikita nyo. What is hidden wallet? So meron siyang guide dito. Ayan, makikita natin dito. Okay, so ayan, passphrase and hidden wallet. So advanced feature, nakasulat na rin. Okay, so ngayon, balik tayo sa ating topic na kailangan natin i-connect yung ating device sa computer. Okay, so habang hinihintay natin dito sa computer, no, so explore muna natin yung kanyang device mismo. No, kapag tinap natin yung rename, or yung name pala, sorry. And kapag tinap natin yung name, pwede natin palitan yung pangalan ng device natin. And sa PIN naman, kapag pinindot natin yung PIN, no, so nilagay natin kanina is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. And then enter natin. Ayan. So, pwede tayong magpalit ng PIN natin sa device natin. And yun sa seed. Kapag pinindot nyo yung seed, makikita nyo yung inyong recovery seed or recovery words nyo. Okay, sa about naman, dito makikita natin yung version ng ating wallet. Okay? And sa lock naman, pwede natin palitan yan, no? Maglalock yung inyong wallet, no, after 45 minutes. Ayan, 5 minutes.
okay, 15 minutes. So, kayo nang bahala, no? Depende sa paggamit nyo. So, sa hidden naman, ayan. So, para sa gusto malaman kung ano bang meron sa hidden. Okay, create a hidden wallet. Ayan, so, gawa tayo ng pin, no? So, gawin na lang din natin 1, 2, 3, 4, no? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4 na lang din. 1, 2, 3, 4. Next. Confirm. Confirm. Ayan. So, create hidden wallet passphrase. So, ayan. Pwede tayong gumawa ng passphrase natin. For example, Heraldo. Gawa tayo. Okay, next. Ayan. Getting your wallet. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Yun yung pin natin sa hidden wallet. Ayan. So, yun. Nakagawa na tayo ng hidden wallet. So, ngayon, sa Bluetooth naman, ayan. Kung gusto yung connect yung device nyo sa Bluetooth, pwede. Okay? Ayan. So, turn up natin yung Bluetooth ngayon. Pwede natin siya i-connect sa computer natin. Okay? Using browser. Ayan. Connect natin. And, yan. Okay? So, connected na tayo sa ating browser. So, para sa akin, since computer ako, no, mahilig talaga ako sa computer mag-access dan sa mga mobile cellphone. So, para sa akin, mas good sa computer, no. Mas mabilis yung siyang ma-access. Okay? So, ayan. So, napakadami pong token na maaari natin gamitin, no, dito sa wallet na to. Ayan. Continue lang natin. And, yan. Okay? So, dito makikita natin yung ating basic dashboard. Okay? So, ayan. Punta tayo sa settings. Ayan. Makikita natin. Pwede nating i-reset, no. And so, makikita natin sa general, yung currency natin, pwede natin palitan. Sa firmware update, ayan. So, ayan, 24 recovery words. Next natin, try natin, connect USB. Okay na. Ayan, so nag-restart yung ating device. Check natin, i-update natin yung firmware para mas maganda, mas latest. Ayan, so lumabas na yung bootloader, connect lang natin. And yun, nag-update na yung ating wallet, no? And para sa akin, mas maganda na nasa latest update yung firmware ng wallet natin para mas secure and safe tayo. Ayan, so ngayon, updated na sa latest version yung firmware ng ating device. Okay, so login na natin siya using PIN. Ayan, so ngayon, mag-add account tayo or ng crypto asset natin dito. For example, add natin si Ethereum. Ayan. Okay, so dito sa bansa natin, gamit na gamit si Ethereum. So mag-add lang tayo. Type natin ETH Heraldo. Ayan, so try natin ilagay itong pangalan na to kung gagana, ETH Heraldo. Okay. Ayan, so nandun na siya sa device natin. Okay, so nag-add na siya. Ayan, so ito yung ating receiving address, no, and yung ating QR code, okay, for this device. So ngayon, mag-add pa tayo, okay, dagdag natin si Bitcoin. Ayan, so go to update SE. Ayan, so i-update to pala natin, start SE update muna tayo. Para nasa latest yung ating device firmware, no? Para updated talaga. So, nag 100% na. Click natin sa computer natin. Okay. Ayan. So, kailangan natin mag-reconnect. Okay. Do not turn on the device. Ayan. Nag-restart yung device natin. Okay. Lagyan natin yung ating PIN. Enter. Okay. So, connect ulit natin sa computer. Select natin yung device na Heraldo. Connect. Ayan. So, mag-add ulit tayo, ha. I-add natin si Bitcoin naman. Kasi meron na tayong account sa ETH. Okay. Add natin. Type natin BTC Heraldo. Ayan. So, type natin. Okay. And yun. Kung mapapansin, nag-reflect na rin siya agad sa device natin. Okay. So, tap natin to. Ayan. Makikita din natin yung QR code niya and yung kanyang address for receiving purposes. Okay. Ayan, so pwede tayo mag-add, no, as many as we can. Ayan, for example, i-add natin si Binance Smart Chain, pwede rin. Ayan, para sa mga may Binance diyan. So Binance Heraldo lagay natin. Ayan, so okay lang natin. Ayan, so meron na tayong account sa Binance. Ayan, receiving address natin nandiyan na din. Okay? And so dito sa computer natin, we can easily manage, no, our crypto assets, okay, using website nila, no, na wallet, Securetech, tapos dito sa ating device, no. Pwede rin yan sa cellphone, ha, kung sakaling mga gusto nyo sa cellphone, di ba? Ayan, for example, i-manage natin yung ating Ethereum, so click lang natin yung Ethereum.
And dyan, makikita na natin yung account portfolio natin sa Ethereum. Pwede natin i-click to. Ayan, para mas explore pa tayo. Yung ETH token natin, transaction history. Pwede tayo mag-send kapag gusto nyo mag-send. So, dito yung recipient address, amount. Ayan, tapos yung fee, no? Ayan, network fee. Ayan, so dadaan tayo sa verification, send, and status. Okay, so receive. Ayan, kapag receive, so makikita natin, ito na yung ating receiving address. Lalabas din dito sa ating device, no? Yung receiving address natin. Okay? Okay, so ngayon, ayan, para naman sa mga BNB, sa mga mahilig sa BNB, pwede natin na mag-add ng account ng BNB. Ayan, so pangalanan natin siya ng BNB Heraldo, okay lang natin. And yan, magre-reflect na siya agad sa device mismo. Okay, real-time na nagre-reflect talaga siya sa device natin. So, ito po ang purpose ng ating CQX, okay, na B20 hardware wallet. Okay, ayan, para sa mga gustong bumili and gusto pong mag-explore, punta lang kayo sa kanilang website, lalagyan natin sa description below. Ayan, makikita nyo yung features nga, ayan, features, how it works, ayan, yung shipping and delivery nga pala, ayan, para sa mga gustong bumili. Ayan, makikita natin dito sa kanilang website. Okay, so ayan, para sa mga gustong bumili, again, gamitin nyo ang ating code, no, na Heraldo. Okay, for example, mag-add to cart tayo, no, ang price niya ngayon is 7,000, kapag ginamit yung code ko, maleles pa ng malaki yan. Okay, so for example, mag-add to cart tayo, no? Ayan. Tapos ito naka dalawang quantity na siya, gawin natin isa lang kasi nag-try tayo kanina, then click check out. Ayan, para sa mga gusto mag-try. And i-type lang natin yung Heraldo na code. Ayan, so once na ma-type nyo yung Heraldo na code, no, discount code, click apply. And diyan, ang laki ng discount na nakuha nyo, no? 625.50 yung discount na nakuha nyo using my code. So hindi lang 'yan. Sa lahat ng product na gusto niyo bilhin dito sa CQX, no? Lahat po 'yan discounted. Okay, sa mga gustong bumili ng iba pong product nila, no? For example, itong Exceed Pro, kung gusto niyo bumili niyan para sa inyong seed phrase. Ayan, so 'yan, magkakaroon din kayo ng discount, okay, kapag bumili kayo ng mga product na 'yan. And diyan, abangan niyo nga pala sa part 2 ng ating video, mag-unbox tayo, no, ng kanilang Exceed Plus at saka ng kanilang Exceed Pro. Okay? So 'yan, hanggang dito na lang ating video. If you like this video, don't forget to leave a thumbs up, syempre, and subscribe to our YouTube channel. Peace.